magandang muli sa inyong lahat, mga giling naming tagasubaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinapagatang 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin sa ating natatangin na may pag-ako. Ate Raquel, nasan si Kuya Darwin? Namamasa siya pa. Anong oras siya darating? Iyon ko. Ano bang kailangan mo sa kanya? Ito kasi, may ibibili ako sa kanya. Ano ba yan? Sa akin mo nilang ibigay. Eh, sige, ikaw ang mahala. Ikaw nilang magbigay kay Kuya. O, ito. Kunin mo, ate. Kaya? Uy, daming pera nito ubit, ha? Saan to galing? Yan ang mga nakalap kong pondo. 50 milyan. Para yan dun sa susunod niyang transaction. Ano? Tuloy pa rin ba yung mga transaction niya? Eh, kayo na lang ni Kuya ang mag-usap. Alis na ako, ate. Sige. Kala ko, hinintunay na. Tuloy-tuloy pa rin pala. Ay, naku, hindi ko gusto to, ha? Mag-uusap kami ng masinsina. Natatakot mo. Nakakatatlong transaction ako. Nakita mo naman, di ba? Kumita uli ako ng 60,000 sa loob ng 2 buwan. Oo nga, pero huli na yan, ha? Tigilan mo na. Dahil sigurado ako, scam yan. Hayang ka na naman, eh. Nakaka-6 na buwan ako. At 180,000 ang tinitita ko. Kung scam ito, edi sana, nagkabistuhan na. Natatandaan mo ba yung investment scam na pinasara ni Presidente? Pastor pa yung founder noon. Oh, 3 taon din yung nag-operate. Ibahin mo ito, Raquel. Hindi ito scam. Legit na legit ito. Oh, sige nga, sabihin mo sa akin. Sa anong paraan kumikita ang pera mo ng 30% isang buwan? Ha? Oh. Ewan ko. Pero ang laging binabanggit ng aking business partner ay Bitcoin. Yun daw ang gusto mo yun. Nakikisakay lang yun. Ang totoo, pinapadama ka lang nila Darwin. Kasi maliit pa lang yung nilalabas mong pera. Kapag malaki na yan, doon sila maglalahong parang mula. Kaya pwede ba? Tama na. Huwag ka na kumontra. Pera ko ito, eh. Kaya huwag mo na akong pakialaman. Sakya mo na ang investment mo. Sigurado ako. Ilang transaksyon na natin, makakabili ka na ng kotse at prangkisa. Di mo na kailangan mag-bondra, eh. Actually, yung kinita ko, gagawin ko down payment sa kotse yung bibilin ko at gagawin taxi. Huwag na! Dahil mas malaking offer ko sa sunod nating transaksyon. Bibigyan kita ng 40% na interest. Talaga? Oo! Kaya lang, meron ng kote. Oh? 5 million dapat ang minimum investment. Naku, malaking halaga yun eh, guy. Wala ako 5 million piso. Eh di magagilap ka pa ng ilang investors. Bibigyan kita kahit 2 linggo. O kahit 1 buwan pa para makapangalap ka ng sa pandapondo. Okay, sige. Kaya ko yun. Talaga? Sige. Asahan ko yan, ha? Huwag ka mag-alala. Kapag naibigay mo na sa akin ng pera, mag-iisok agad ako ng post-dated check. Na mga big time. Nakausap ko na sila noon pa.
Medyo nagdadalawang isip, pero may malaki ng kinita ko. Madali ko na silang makukumbinsi. Okay na ka ba? Talaga ako. Huwag na lang kaya ito niya binabalak mo. Malaking kikitain ko rito. Sayang naman. Isang transaction lang, pwede na akong bumili ng kotse. O paano ko sumablay? O di ang daming maghahabol sa'yo. Think positive. Ito na ang pagkakataon natin umasenso. Kaya hindi ko na ito palalikpasin. Natatakot ako para sa'yo. Pabalo ko kasi delikado yung katransaksyon mo. Tama na. Paulit-ulit ka na lang eh. Alam mo, naririndi na ako sa'yo. Eh, siyempre, hindi mo maaalis sa akin ng mga mba. Dahil delikado yung papasukin mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang kumontra. Wala ka rin naman magagawa. Dahil ako pa rin ang masusunod. Tatay ako. Talaga, Banjo? Oh, ayos na ayos. Makakakota na ako. Basta siguruhin mo lang na walang sablay yan, ha? Nakakatatlong transaction na tayo. Oh, hindi naman ako sumablay, di ba? At kapag naibigay ko na sa business partner kong investment natin, magpapa-issue ako ng separate post-dated check para sa investment mo. Mabuti kung ganon. Darwin, kilala mo ako, ha? Sigurista ako. At sa lahat ng ayaw ko, yung tinatarantado ako. Teka. Mukhang may laman ang sinasabi mo. Kaya kung hindi mo mamasamain, may gusto sana akong linawin. Bakit? Meron ba malabo sa usapan natin? Wala naman. Gusto ko lang talagang linawin kung talagang okay na ba tayo. Kaya once and for all, prangayin mo ako. May kinikim-kim ka pa rin bang sama ng loob sa akin. Kung ano man ang naging sigalot natin noon, matagal ko lang kinalimutan yon. Sa palagay mo ba, magtitiwala ako sa'yo kung mayroon pa akong kinikim-kim na sama ng loob? Salamat naman kung gano'n. At least, matatahimik na rin ako ng lubusan. Opo, ma. Pati nga si Obet naghahagilap ng ponto. Aba, itilisado yung pinapasok ng asawa mo. Huwag kang papayag. Yan nga yung madalas na aking pinagtatalunan. Ilang beses ko na nga siyang pinigilan. Ayaw naman makinig sa akin. Kaya nga ako lumapit sa inyo eh. Baka sakali, pakikinggan niya kayo. Kilala ko na yung anak ko. Por si hindi siya sa mga bagay na gusto niyo makamtan. Kaya mahihirapan akong tigilan siya. Pero, hindi lang ko pa rin kung ano magagawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dular. May baraha. Wow! Ang kintab ng sahiga. Ah, isa nga pala. Kumusta na ang paghahagilap mo ng pondo? Ayos na, kuya. Marami na akong nakumbinsi. Mahigit na kalahating milyon ng nakalap kong pondo. Huh? At tapos, may nauna pa akong ibinigay na 50 mil, di ba? Very good. Pasok na ako sa kota. Malaki rin kasi nakakalap kong pondo. Ah, ma, dyan pala kayo. Kumusta kayo? Eh, mabuti naman. Natutuwa ako, nagawin ka rito. May mahalagang bagay kasi akong gustong sabihin sa'yo. Ako, mukhang alam ko nang sasabihin nyo eh. Kinausap ba kayo ni Raquel? Mga anak, nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo nang ituloy ang minabalak nyo. Maka mamaya mapahamak lang kayo. Sinasabi ko na nga, be. Naghahanap ng kakamping asawa ko. Mga huwag kayong mag-alala. Hindi na kami mga bata.
Alam na namin kung anong aming ginagawa. Isa nga naman po, Ma. At huwag kayong mag-alala. Dahil babalatuhan namin kayo ni Kuya. Kikitain namin. Malaki na kinita nyo. Tama na yun. Huwag na kayong maghangal ng higit paraon. Huwag kayong magpasilaw at magpabulag sa kinangasalapi. Ma. Parang awa nyo na. Makinig naman kayo sa akin. Para hindi naman sa kapakanan nyo ang sinasabi ko. Maraming salamat po sa paalala nyo. Pero ikinalulungkot ko. Hindi na po ako maaaring umatras. Banjo, malaki ng utang mo sa akin, ha? Ano? Ba't? May bala ka pang singilin ako? Uy, ang utang ay utang. Uy, sige. Babayaran kita. Pero hindi mo na ako matitikma. Ha? Daya mo. Lugi ako sa'yo. Alaki masyado ng talent fee mo, ha? Maghahanap na lang ako ng ibang lalaki magpapaligaya sa akin. Bakit? Sa palagay mo ba makakakita ka pa ng kasisarap ko? Ha? Ay, sige na nga. Panalo ka na. Isang round pa tayo, ha? Ligay kasi ako eh. Sure. Susulitin ko ang ginagastos mo sa akin. Ni Darwin ang aking pagkalalaki nang magpakasal ka sa gago mong asawa. Ipokrito ka! Puro pagpapanggap lang pala yung pinapakita mong kabaita sa kaibigan mo. Hindi ko na siya kaibigan. Dahil mula nang agawin ka niya sa akin, kinalimutan ko na magkaibigan kami. At hindi ako matatahimik hanggat hindi kita nababawi sa kanya. Tatlong araw ng overdue yung checking yung binigay mo. Baka naman pwede na akong mag-ingkas. Huwag muna, pare. Wala pa yung pondo eh. Hindi pa dumadating yung inihintay mong pera. Eh bakit naman ganun? Malinaw naman ang usapan natin, di ba? Huwag kang mag-alala. May pondo na yun next week. Pasensya na kung delay ako ngayon. Eh, konting bilis, pare. Kinukulit na ako ng mga investor na kausap ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita tatakbuhan. Tutupad ako sa pinag-usapan natin. Konting panahon lang ang inihiling ko. Sige pare, aasahan ko yan ha. Bakit ang dami mo kasama? Pagkatapos mo akong lukuhin, nagtatanong ka pa. Banjo, ha? Ano ba? Tumal mo ba ang jegging binigay mo sa aking ayob ka? Banjo, pag-usapan natin ito na maayos. Wala lang tayong dapat pag-usapan. Dahil malinaw na malinaw ang ginawa mong pagluloko. Banjo!
Balik mo sa akin ang pera ko. At kung hindi, malilinsigaw ka sa akin. Papatayin kita, Darwin. Papatayin kita! Naloko si Darwin ang kausap niya. Paano niya mababayaran si Banjo? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samadala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa aming pagtatanghal ay sila Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Angelo Alcantara, Jenna Lynn de la Cruz, Chiquit del Carmel Amor, at si Phil Cruz sa papel ng Darwin. Nilapatan ng tulong ni Jenny Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong Tekligaw nina Eric Lucero at Bong We Are. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Tony Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtan, sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayan ito. Sampung beses mong kilitig ang ating buhay. Dito pa rin sa ating natataging duran, may pag-ako ang bukas.